Dito sa amin po, pag naglalakad po kami, nakikita po namin yung mga bukid, yung magandang bukid po, yung nakikita na po namin musbong mga palay. Ganun, tapos mayroon pa po yung mga tutubing maano, ganun. Dito po, fresh air po talaga yun, talagang maano. Pag naglalakad po kami, wala na po kami pahinga-pahinga para po ano, yung hindi po kami maliit. Araw-araw, ganitong eksena ang nasasaksihan ng 15 taong gulang na si Sheila, isang grade 9 student, kasama ang tatlo pang nakababatang kapatid dito sa San Simon, Pampanga. Isang oras sa paglalakad ang kanilang inilalaan para makarating sa paaralan ng alas 7 ng umaga. Mula sa 1,400 mag-aaral dito sa pampublikong paaralan ng Concepcion Integrated School, 30% ang naninirahan ng halos 2 kilometro ang layo sa paaralan. Kabilang narito si Sheila at ang kanyang mga kapatid. Marami rin po ang late kasi ang bell po namin is 7:15. So usually yung iba inaabot na po ng 8 o'clock sa pagpasok po nila. Karamihan po kasi sa mga estudyante namin, galing po talaga sa mahirap na pamilya kasi mostly po magsasakay po yung mga pamilya po dito. So marami rin po yung galing sa medyo malayo po yung mga distance nila from their house going to school. Pagkatapos ng paglalakad papunta sa paaralan at pauwi, pagod na ang mga bata pagdating sa bahay. Ang kanilang pagkahapo, nakaapekto raw sa kanilang pag-aaral. Yung init na init, yung para pong haggard, yung ganun. Tapos ano po, yung minsan po kasi may project po kami, hindi po namin nararush yung ano nila. Ganun po. Pero sumusuko man ang mga paa, hindi raw kailanman sumuko si Sheila sa pag-aaral. Minsan po habang naglalakad po kami, yung ginagawa na po namin yung assignment, kaya yung pag may quiz po kami, nangangabisan na po kami, ganun po. Lasan ko po pa, kaya po hindi po ako umihinto sa pag-aaral. Kasi po yung para po talaga umangat po kami sa buhay. Tapos yung matulungan ko po yung magulang ko. Sobrang hirap. Sa malaking pamilya ni Sheila, wala pang nakatatapos sa pag-aaral. Siyam silang magkakapatid. Ang dalawang nakatatanda, nag-asawa na. Habang ang pangatlo nila ay may sakit. Kaya bilang pang-apat na anak, nakikihati si Sheila sa responsibilidad ng mga magulang. Si Papa po, nagtitinda pong lamesa. Tapos minsan po rumarakit po siya dun sa pangangangkong. Tapos, si Mama. Okay lang. Si Mama po nagano. Nagbabantay po ng ano. Tapos si Papa po minsan nabubunot po, nagkagana. Sabi ko po, magtiis na lang kayo. Makakayaran din natin to. Kaya po natin to, sabi ko sa mga kapatid ko. Basta tiyaga lang po, tsaka sipag. Parang po ako sa kanila kasi kahit po gaano kalayo yung eskwela nila, gusto po, naglalakad po sila, nagtatsaga po sila maglakad para lang po makapasok. Pero ang tsaga at sipag sa pag-aaral, nagbunga din ngayong taon para sa kanilang magkakapatid. Sa kanilang pagpupursige, ang tila mabaga nilang pag-usad ngayon ay napabilis na. Nitong Agosto lang, ang organisasyong Bike for the Philippines binigyang pansin ang mga estudyanteng tulad ni Sheila. Ang mga batang malalayo ang nilalakbay para makapag-aral ay binigyan ng mga bisikleta sa programang Bike for Education. Yung Bikes for the Philippines was founded by Joel a few years back. Kasi na-inspire siya or na-encourage siya nung pumunta siya sa Bohol, nakita niya yung mga estudyante naglalakad. So tinanong niya, saan kayo pupunta? Tapos sinabi niya, pupunta kami school. Ba't kayo naglalakad? Sabi, wala kasing pamasahe. Itinatag ng businessman na si Joel Ochico
ang Bike for the Philippines para makatulong sa mga estudyante sa Bohol noong taong 2010. Ang paaralan ni Sheila nagbigay ng listahan ng mga estudyante sa Bikes for the Philippines. Sa higit 100 na bike requests, 89 na ang nabibigyan. Kasama rito si Sheila at ang kanyang mga kapatid. Basihan sa pagbibigay ng bisikleta ang mga sumusunod. Kung mahigit sa 30 minuto ang layo ng bahay sa eskwela pag nilalakad ito. Kung mababa sa 6,000 ang sahod ng pamilya at kung pasado ang grades ng estudyante. Kinukuha namin iba kasi actually the bike is on loan sa kanila. Pag graduate nila ng high school, magiging sa kanila na yung bike. Yung in-announce po ni Ma'am Berna na may second batch po na mabibigyan ng bike. Tapos po, na kasama, nagpabilang po kami dun sa second batch na yun. So, laking tuwa po namin kasi hindi na po kami maglalakad. Yung magagawa pa po namin yung mga ibang project namin, ganun. Halos lahat ng mga bisikleta imported mula sa Amerika. May mga brand new at meron ding segunda mano. Sa tulong ng mga bisikleta, ilang natutulungan ang mga gaya ni Sheila na magpatuloy sa kanilang pag-aaral. Nakatutulong din ito sa kanilang kalusugan. Mula po yung nagka-bike po ako, nagbago po yung grade ko, especially po yung grade. Naging mataas po, naging top 8 po, line of 8 po lahat ng grade ko. Ang dating isang oras sa paglalakad papunta sa paaralan, ngayon kalahating oras sa pagpedal na lang. Minsan, napapaaga pa ang pagdating ng mga estudyante sa eskwela. Malaking tulong po yung bike sa amin kasi po, madalang na lang po kami bumabs. Mula po nung nagroon ko po kami ng bike, din na po kami naglalakad. Ngayon po nagbabike kami, ganun din po yung, mas lalo po kami nasiyan kasi po yung nakapag-travel po kami kahit saan, ganun po, pag may ride po. Mas lalo po kami nag-iindi sa mga ano dito sa amin. Ang ganitong klaseng proyekto, hindi lang pansamantala ang tulong na naibibigay sa mga estudyante. Salamat sa simpleng solusyong ito, mas madaling maaabot ng mga bata ang kanilang mga pangarap. At sa ganitong takbo, hindi malayong makamit ni Sheila ang inaasam na pag-unlad sa buhay, won, padyak, at a time. Ang nagpangiti sa akin today ay hindi ako na traffic sa EDSA. O, di ba? Kung mitiring kayo lahat.